So ayan po, welcome back sa aking vlog. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng pork siomay. Pwedeng-pwede niyo po itong gawing pang negosyo. Napakadali lang pong gawin nito mga kasosyo. Kaya tara na, simulan na natin. So gagamit tayo dito ng 1/4 kilo ng giniling na baboy. So mas maganda po yung medyo may taba ng konti. Maglalagay ako ng 1/2 tablespoon ng soy sauce, 1/2 tablespoon ng oyster sauce, 1/2 tablespoon ng white sugar, 1/2 teaspoon ng asin, pamintang durog o ground black pepper, pwede rin ng white pepper, 1 tablespoon ng cornstarch. At maglalagay din po ako dito ng seasoning. Gamit ako dito ng pork cubes. And then, isang piraso ng itlog. Okay, so haluin lang po natin ito mga kasosyo. So mix lang po natin ito hanggang mag-combine po silang lahat. And then mga kasosyo, optional lang naman po kung gusto nyo po maglagay ng ganito, ng carrot, ng sibuyas at bawang. So kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, syempre dagdag din po ito sa dami po ng siomay nyo. Okay, kumbaga enhancer din po itong mga kasosyo para dumami po ang siomay nyo. More veggies, more onions, more garlic, mga ganyan. Kasi syempre medyo mahal po ang baboy ngayon. And then usually po mga kasosyo, ang ginagawa ko, kung may recipe po kayo ng Shanghai, pwedeng-pwede nyo po itong gamitin dito sa ating siomay recipe. So parang nagkakatalo na lang po sa pambalot. Okay, so ngayon naman mga kasosyo ay magbabalot na po tayo. Gagamit po ako dito ng siomay wrapper na medium size. So nabibili po ito sa mga palengke mga kasosyo, 20 pesos po ang isang balot na ganito. At ang laman niya po ay 60 peraso na sheets, siomay sheets. So mga kasosyo, ganito lang po ako magbalot ng siomay. So kung gagawin niyo po itong pangnegosyo mga kasosyo, itong recipe na ito ay i-adjust niyo na lang po yung ating ingredients. Kunyari, times 2 nyo, times 3, times 4, ganyan. And then, yung pagbabalot naman po mga kasosyo ay, yung presyo po ng siomay nyo ay depende po kung gaano po ito kalaki at kung gaano rin kalaki yung ginamit nyo pambalot at kung gaano kadami po. Next step naman po ay isi-steam na po natin ito. So make sure po na kumukulo na rin yung inyong tubig sa inyong steamer bago nyo po ilagay ang inyong siomay. And then steam po natin ito ng mga 15 to 20 minutes. And then after 20 minutes, ito na po ang ating siomay. Luto na po ito. And ano pa nga ba ang sangkap or dip ng ating siomay? Siyempre, toyo or soy sauce, calamansi. And syempre, hindi po mawawala ang fried garlic. At syempre, kung gusto nyo po na medyo maanghang, ay pwede kayo maglagay dito ng siling labuyo. O ayan mga kasosyo, simpleng-simple lang po ang paggawa ng siomay. So ayan, thank you for watching. Sana po nagustuhan niyo po ang recipe ko. Kung hindi ka pa po naka-follow or naka-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong uploads. Thank you for watching. Bye.